Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tayo'y tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating mahabaging Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Dumulog tayo sa kanyang kamahal-mahalang puso. Nag-uumapaw ng awa, pag-ibig, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, inaanyayahan mo kami tungo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, inaanyayahan mo kaming maging mapayapa at makipagkasundo sa aming kapwa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, pinapawi mo ang lahat ng galit at paghihiganti sa aming kalooban upang matanggap namin ang tunay na kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang aming inakungkusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat na nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa.
Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihan ginawa niya nung una. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtaligod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawad ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawag mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong, yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin iyong limutin, tanang kasalanan namin. Tumayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa'yo, Panginoon. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod niyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong una'y inutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman.
Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay magpapasapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at sa mga kababayan natin, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayo'y natitipon muli bilang mga anak ng Diyos, bilang kapatid ni Jesus sa Sareno, lalo na sa araw na ito, unang Biyernes ng buwan, araw ng Quiapo, araw ng mahal na poon. Alam niyo po, tuwing Kwaresma ay sinisikap kong hindi masyadong magpalakpak, pero dahil unang Biyernes at hindi mapipigil ang ating pagmamahal at debosyon sa ating mahal na poon, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bagamat sinasabi nga natin na pagkwaresma ay seryoso, nalala ko mga matatanda, sinasabi noon, huwag kang masyadong tawa ng tawa. Pagkwaresma, bawal masyadong masaya. No? Dahil dapat nga raw ay seryoso at malungkot dahil naghihirap ang Diyos. Pero hindi naman ibig sabihin nito ay dahil kwaresma, naalala nyo nung Miyerkules ng Abo, ayaw rin ng Panginoon na magmukha raw mahaba yung mga mukha natin. Mukhang Biyernes Santo, napakaaga, wala pang Biyernes Santo. Eh, mukha ng Biyernes Santo. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha na ba siyang Biyernes Santo? Sabi mo, maaga pa. Ngunit napakaganda na paalala din sa atin ang gusto ng ating Panginoon para sa atin ay buhay. Kaya nga siya namatay sa krus. Kaya nga niya niyakap ang kamatayan para mayakap naman natin ang buhay na walang hanggan. At sa unang pagbasa ay pinakita ni Propeta Ezekiel ang landas ng Diyos. Kapag daw ang palalo, ang makasalanan nagsisi, siya'y makakamit ng buhay na walang hanggan. Bagamat dahil sa kanyang kasalanan, karapat dapat siyang parusahan. Ganun na lang ang awa ng Diyos. Kapag daw tayo'y nagsisi, burado na, pinatatawad na, kinalilimutan na ang ating kasalanan. Kaya nga't
kapag nagsisi, ang hantungan ay buhay na walang hanggan. Sa kabilang banda naman, ang sa umpisa'y matuwid, mabuti, pero kapag naman pinili pa rin niya ang masama, pagkapag ayaw niyang magsisi, bagamat siya'y nag-umpisang matuwid, siya rin ay hahantong naman sa kamatayan. Kaya nga, napatanong yung mga nakikinig sa propeta, parang baluktot ang galaw ng Diyos. Bakit daw yung palalong nagsisi ay hahantong sa buhay, samantalang yung matuwid na nagkamali ay hahantong sa kamatayan? Sabi ng Panginoon, nandun nga ang awa niya. Sabi ko nga kanina, bagamat karapat dapat ang makasalanan parusahan, pero dahil nagbalik loob, dahil nagsisi, igagawad sa kanya ng Panginoon ng buhay. Di ba tayo rin naman minsan, may nagsisisi na, ayaw pa rin natin patawarin, aminin natin. May mga tao nang lumalapit sa atin para makipagkasundo, pinagkakait pa rin natin. May mga tao nang nais maghilom at umaabot sa atin, pilit pa rin tayong tumatalikod, hindi ho ba? Ngunit hindi ang Panginoon. Bagamat sinaktan natin siya, bagamat kinalimutan natin siya, bagamat sumusuway tayo sa kanya, ngunit kung taimtim at dalisay ang ating pagbabalik-loob sa kanya, lalo na sa kumpisal, lalo na sa ating puso, agad-agad kalilimutan niya, patatawarin niya tayo at ihahandog niya sa atin ang buhay na walang hanggan. Kaya naniniwala ako, ang dami natin laging nagbabalik dito dahil kampante tayo. Siguro kung sa ibang tao, sa ibang bahay, natatakot kang pumunta dahil baka ipagtabuyan ka pa rin, baka awayin ka pa rin. Pero dito po, natitiyak natin, kahit gaano man ang nailayo natin ang sarili natin sa Kanya, kung babalikan natin ang landas, pabalik kay Jesus sa sareno, tiyak na tiyak, tatanggapin niya tayo. Hindi siya manunumbat. Hindi siya nagtatanim. Kung dalisay ang ating pagbabalik loob, ang ating hangarin, tatanggapin tayo ng ating mahal na Poon. Kaya nga, hindi tayo nagdadalawang salita, nagdadalawang isip, lalo na pumunta dito sa Quiapo. Kasi alam natin, kahit gaano tayo naging pasaway, kahit gaano kalaki ang atraso natin sa Kanya, basta bumalik lang tayo sa Kanya, handang-handa siya tayong tanggapin. Ganoon kabuti, kaawain ang ating mahal na Poong Jesus sa Sareno. Palakpakan natin ang ating mahal na Poon. Ngunit mga kapatid, bagamat gustong-gusto ni Jesus sa Sareno na tayo makatanggap ng buhay na walang hanggan, bagamat gustong-gusto ni Jesus sa Sarenong makapasok tayong lahat sa Kanyang kaharian, sino dito ang gustong makapasok sa kaharian ng langit, taas ang kamay? Lahat tayo gusto natin makasama si Jesus sa Sareno. Pero sinabi sa Ebanghelyo ngayon, may babala si Jesus sa Sareno. Kahit gusto niya, wala siyang magagawa kung mamimili tayo ng ibang landas. Alam niyo po ang simbahan natin sa Quiapo, halos 24 oras bukas. Kahit bukas yan, kung ayaw mo naman pumasok, hindi ka pa rin makapapasok. Ganon din ang langit. Kahit binuksan na ito ni Jesus sa Sareno, kung hindi tayo papasok,
hindi tayo rin makatutuloy. At paano raw ang dahilan na hindi tayo makapapasok sa kaharian ng Diyos? Kung katulad lang daw ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, katulad lang daw ito ng mga iskriba at mga pariseo. Kaya babala, pag wala daw tayong pinagkaiba sa mga iskriba at pariseo, hindi tayo makapapasok. Gustuhin mo man, gustuhin man ni Jesus sa Sareno, hindi tayo makapapasok. At pinakita sa Ebanghelyo ang tungkol sa galit. Galit. Ayan. Ingat daw tayo. Ang isa sa malaking balakid para hindi makapasok sa kaharian ni Jesus sa Sareno, galit. Sabi nga ni Jesus sa Sareno, kung dati-rati, akala natin yung galit, yung papatay lang ng tao. Sabi ni Jesus Sareno, pag-isipan mo lang ng masama ang kapwa mo. Pagsalitaan mo lang daw ng masama, sabihin mo sa, pag sinabi mo raw sa kasama mo, ulul ka. Pag minumura mo, pag namumu ang galit sa puso mo, mas mamatamisin pa ni Jesus sa Sarenong, huwag ka na lang mag-alay muna. Dahil mas nanaisin ni Jesus sa Sarenong, tanggalin mo muna ang galit sa puso mo. Mga kapatid, alam ko malayo pa ang pinanggalingan ng ilan sa inyo. Alam ko marami kayong gustong ialay kay Jesus sa Sareno, ang inyong sakripisyo, ang inyong dasal, ang inyong limos. Pero kung may galit daw sa puso natin, mas mamatamisin ni Jesus sa Sarenong, ayusin mo muna ang galit na yan bago ka mag-alay sa Kanya. Tandaan natin, yung galit ng mga pariseyo ang nagpako sa Kanya sa krus. Yung galit ng mga iskriba at punong pari ang siyang nagdala kay Jesus sa Sareno sa kamatayan sa krus. Yung mga iskriba, yung mga pariseyo daw, laging nasa templo, nagdadasal, nag-aayuno, naglilimos, sumusunod din sa kalooban ng Diyos. Pero ano raw malaking pagkakaiba, punong-puno pa rin ng galit ang puso nila. Yang galit na yan ang dahilan kaya niya pasan-pasan ang krus. Mabuti na lang may galit ang tao pero may pagmamahal at awa ang Diyos. Mga kapatid, kung meron mang gustong kunin sa atin ngayon, si Jesus sa Sareno, ito yung galit. Kasi ayaw rin naman ni Jesus sa Sarenong parusahan natin ang sarili natin. Pag nagagalit ka, sino bang nahihirapan? Ikaw. Sino bang hindi makatulog dahil galit? Ikaw. Sino ang hindi makakain dahil galit? Ikaw. May ibang tao naman, salit na hindi makakain, kain ang kain pag galit. Sino ba ang tumataas ang presyon pag nagagalit? Ikaw. Sino-sino yung mga andami tuloy magkakasakit dahil galit? Ikaw. Sino yung naapektuhan ng pamilya sa galit mo sa kapitbahay mo, pati asawa mo, pati anak mo? Damay. So sino ang nahihirapan? Ikaw. Sa galit mo sa bahay, pagdating mo sa trabaho, hindi mo nagagawa yung trabaho mo maayos. Inaway mo pa yung kasama mo rin sa opisina. Sino ang nahihirapan? Ikaw. At ayaw na ayaw ni Jesus sa Sarenong mahirapan din tayo. Pero sino ang gustong mahirapan tayo sa sarili natin? Tayo din. Dahil ayaw natin bitawan ang galit na yan. Mga kapatid, huwag tayong uuwi. Matatapos ang misang ito nang hindi natin mailapag sa paanan ni Jesus sa Sareno yung galit ngayon na sumisira sa buhay mo. Huwag kang aalis ng Quiapo. Mamaya, tinataas natin yung kamay natin.
Bago mo itaas yung kamay mo sa mga dasal, ang unang itaas mo muna at isuko mo, mahal na poon, sinusuko ko na sa iyo itong galit na ito, yung paghihiganting ito, itong sama ng loob na ito. Opo, ako yung inape, ako yung chinismis, ako yung sinaktan, ako yung naargabyado. Pero mahal na pong Jesus sa Sareno, alam ko, ikaw ang makatarungan sa lahat. Ikaw ang matagumpay sa lahat. Kaya isusuko ko itong galit na ito. Dahil alam ko, walang katumbas ang kapayapaan at buhay na ibinibigay mo sa akin. Kung palalayain ko, bibitawan ko, at iiwan ko ang galit na ito. Iwan nyo na dito sa Quiapo ang galit na yan. Kami na lang ang maglilinis ng simbahan sa iniwan yung galit. Para pag-alis nyo sa simbahang ito, ang daladala ninyo, yung buhay na walang hanggan, yung awa at pag-ibig na ibinibigay sa atin ni Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami dahil alam namin kapag kami nagbabalik sa iyo, tuwang-tuwa ka, handang-handa kang tanggapin kami muli. Mahal na pong Jesus Nazareno, tanggapin mo ang aming dasal, pasasalamat, hinaing at mga pangarap. Tanggapin niyo rin po ang galit at puot ngayon na nagpapabigat ng aming kalooban. At narito kami, handang tanggapin ang kagaanan ng loob, ang kapayapaan at kagalakan na iyong binibigay sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, pagpalain po ninyo kami. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, labis ang pagkabigo at pagkamuhing na mamagitan sa mga tao. Labis na pagtatalo-talo at pag-away-away. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom. Ang ating tugon, Ama, biyaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ating nawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tahimik nating idalog ang iba nating kahilingan. Diyos naming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking ilinig sa'yo. Ang
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Tuwing tayo nagsisimba, buksan natin ang ating puso, patuloyin natin ang kapayapaan at pakipagkasundo na galing kay Jesus sa Sareno. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya rinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, kapag puno ang aming puso ng galit, kapag nangingit-ngit kami sa paghihiganti, kapag ayaw naming magpatawad sa aming kapwa, kapag ayaw naming magsisi sa aming pagkakamali, linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon,
Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang pagparaan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Cruz na lang doon.
Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinapantulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may sa isa-isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dalata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pinapaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y lumuhod sa panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tungayan mo akong naniniklukod sa iyong harapan, Jesus, na butihin at katamis-tamisan, at ako'y dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagabagag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat,
habang aking binabakas ang pangungusap na iyong iniligay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus, na butihin. Mga kamay ko at paay pawang binutasan ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Amen. Amen. Magsitayo na po. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating simbahan sa Quiapo. Salamat po sa inyong tulong sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, at ibabang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay naghahatid sa atin sa misyon, sa pagtulong at pagmamalasakit sa ating kapwa. Tandaan po natin, kapatawaran, kapayapaan at buhay na walang hanggan ang handog sa atin ni Jesus Nazareno. Huwag natin hayaang sirain ng galit ang pagtanggap natin sa biyayang ito. Ipaubaya po natin lahat kay Jesus Nazareno. Kaya sabi ko, iwan nyo na dito yung galit. Ilatag nyo sa paanan ni Jesus Nazareno yung galit ngayon na sumisira ng buhay mo. Gusto ni Jesus Nazareno maging magaan ng loob mo, maging mapayapa ka para handa ka sa pagpapala niya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, binipintuho ka namin, arano aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, di narangal ka namin. Nazareno, niluluwalhati ka namin.